share sa inyo kung ano yung bilik naming item. Item na to ay sobrang useful sa mga katulad naming biker na hindi lang nagbabike-bike. Pilig din namin ang mag-long ride na kung saan na sana napakarami rin namin daladalang gamit. Or minsan nag-overnight kami sa isang lugar. So, this is the first time na mag-purchase kami ng ganitong item. Tara, tingnan natin kung ano yung sinasabi sa inyo. So, tumating to last week. Pero ngayon lang natin siya bubuksan. So, ayan mga kaligit. Buhay na natin tong binili namin bike carrier. Simula pa lang naman kami mag unti-unti ng mga gamit para sa bike packing at bike touring. So, wala natin sa carrier na kung saan napaka-useful sa mga rides natin. So, ayan. Ito nga pala yung carrier mismo na nilalagyan ng bag. So, adjustable siya. Depende na rin to sa akin na rin ng bike na ginagamit mo. So, maaari mo siyang i-adjust tapos may mga tornilyo dito para i-fix siya sakaling medyo malaki yung malaki din yung mga bag na gamit mo at maiksi lang naman yung ano mo. Pwede mo rin siyang i-adjust. So, yun na yun kung ano yung bike na gamit mo. Simulan na natin yung pagbuo. So, nandito sa pinaka carrier niya. Meron siyang brace. Ito. Yung mga brace na to. So, una, kailangan natin ng Allen wrench. Na isang open wrench. 10mm yung sukat niya. Mula na natin, mga kaligit. Para sa mga nagbabalak din mag touring at mag bike packing. Eh, try nyo na rin magsimula sa pamamagitan ng pagbili lang muna ng bike carrier. Kasi kahit wala pa yung bike bag, yung bag na i-carry nito, kahit yung ordinary bag mo, pwede mong magamit. Strap mo lang siya or itali mo lang siya pamamagitan ng ganito. So una, ikabit muna natin itong dalawang piraso siya, both side. Meron siyang brace dito. So, may mga tornilyo rin na pinrovide yung supplier natin. Nabili nga pala natin siya sa Shopee. So, ang kailangan natin, isang bolt, tsaka isang nut, and then isang washer. Sa pinaka-gitna mismo natin siya ililigay. Sa unahin natin siya kasi mamaya kasi pag nilagay na natin yung pinaka ganito para sa side ng mga ng bag natin, yung protection na rin dun sa gulong kung sakaling merong saddle bag tayo na may iligay sa gilid. Dalawang bracket niya. So, ililigay naman natin yung sa pinaka side ng bike carrier natin. Ayan. Diba, usually, meron tayong mga bag na merong sa tagiliran, saddle bag niya. Kumbaga sa motor, may saddle bag. Yun. So, ito sa carrier. Sa carrier natin, may mga ganun din. May mga bag na may extension hanggang tagiliran niya. So, sa mga susunod na vlog natin, ipapakita ko sa inyo kung sakaling makabili tayo ng ganong klase. Ngayon, ikabit na natin tong sa pinaka-side niya. Ayan. Pinaka-side niya.
Dalawa yan. Ito naman, nasa labas na. Hindi mo na kailangan ipasok na pa ganyan. Ito, nasa labas na parehas. So, bolt uli, tsaka washer. Ikabit uli ng pa ganyan. So ayan, nabuo na natin. So ikakabit na lang natin siya dito sa pinaka frame and then ito sa top seat post ng ating bisikleta. I-adjust to. Nga pala guys, dito, pag kinabit natin siya sa seat post natin, meron ding pinrovide na rubber tong supplier. So ayan, para di magasgas yung pinaka seat post natin. Ayan, dalawa siya magkabila. Then dito sa pinaka frame natin, kabitan ng dalawang ano. Ito sa pinaka brace. Dalawa siya. Yung mga rubber din siya. So ayan. Para ganun din, hindi rin ma-damage or magkaroon ng scratches yung frame natin. Kanina pinakita ko sa inyo kung paano natin to binuo isa-isa. Kinabit yung mga tornilyo. Yan. Then yun, papakita ko naman sa inyo kung paano natin siya ikakabit sa ating bisikleta. So, yun nga. Punahin natin dito sa may pinaka seat post niya. So, kung kanina may rubber, pinakita ko sa inyo. Yan, kailangan natin siya. So ayan, kabit na natin to muna. Tapos dilapak. So ayan. Ayan muna. Diba? So ganyan yung buwan niya. Pinaka forma niya. Tingnan mo rin kung nakagitna na. Pre, gitna mo ng konti. Ayan. Yung kanina pinakita sa inyo, ito yung adjustable. Ayan. Ayan, ganyan siya. Bagay mo natin ang konti. So ngayon, ikakabit naman natin itong pinakakabitan ng pinaka-bracket. So yan. Pinaka-nut niya nandito sa loob. So, kabit natin. Ito, di nyo nakakailanganin ng ano dito. Di nyo makakailanganin ng open wrench. Kasi may stopper na siya doon sa loob, sa likod. So yan, tapos na natin yung pinaka part na kung saan kakabit yung ating brace. So ngayon, iduktong na natin siya. Kaya ganyan kanina sasabi ko ito, adjustable siya dahil naluluwagan siya ngayon. Yan yung saan nyo ililigay ito. Yan. Yan. So, yun ulit, bolt and nut.
ipilan nyo na dito. Nga pala, ilagay natin dito sa may side na to yung pinakapag tornilyo niya. Para kasi ito wala tong ano eh, mag-hold ng pinaka-bolt niya. So dito natin sila ilagay sa likod, medyo fast lang yung coil niya. May tendency na pag lumuwag, maaari siyang ano, maaari siyang malaglagan. Like dito, hindi siya basta-basta din. So kailangan lang din higpitan natin para hindi siya umalas. Provide nga rin para siya ng ano, ito ng reflective ano kay. So yun lang, pakita ko sa inyo yung pag-tinesting natin to sa labas. Lalo magagamit namin to sa unang long ride ko gamit ang ating bike carrier na to. Yun lang mga kaligit, sa mga susunod pa nating mga vlog ay isa-isay natin kung ano pa yung mga parts na ililigay natin dito o yung mga accessories na ililigay natin dito sa ating bike. Para medyo komportable tayo sa pagbabike natin, makarating kung saan tayo pupunta nang walang bit-bit-bit sa ating likuran. Mahirap din pag nagbike ka na meron kang kargada sa likod eh, sa likod ng iyong ang katawan. Pagod sa pagod, pahirap din siya sa padyakan. Kailanganin nyo to para sa mas malalayo nyo pang marating na padyakan. So muli, magkita-kita tayo sa susunod ko pang mga vlog. At hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, hit the notification bell, and mag-comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyo pang i-vlog natin or i-content natin sa mga susunod. Para sa ganun ay mas ma-improve pa natin din yung ating YouTube channel. So, kita-kits na lang tayo sa mga padyakan. Bye!